Hey, what's up, guys? So it's Shainer. Welcome back to my channel. So for today's video, naisipan ko namang mag-haul. As in, like, magti-3 weeks na palang hindi nag-upload sa YouTube. Ayun. And sorry kung hindi ako nakapag-upload ng consistent this past week. Ganon. Kasi yun nga. Pero, tatry ko na maging consistent para yun. And kung naalibarbaran kayo sa mukha ko, may ganito. Yun lang yan. Kaya pagbigyan nyo na. So, nakapamili kami sa National Bookstore dyan sa SM Hypermarket. So, aring mga papakita ko is binili doon and yon. So, I just want to share with you yung mga napamili ko para kung hindi pa kayo nakapamili ng mga school supplies, eh, magka-meron kayo ng mga ideas kung magkano yon. Ibigyan ko kayo ng mga ideas sa mga bibilhin para sa darating na pasukan. So, incoming grade 9 na po ako and ito yung mga pinamili ko. Kaya, sabi, mahirap daw ang grade 9. What? Pero titingnan natin. So, yon. Without any further ado, let's get into the video. So, why I'm going to mention the prices of these school supplies. So, first, let's start sa mga pad papers. So, first, ito talaga yung hinanap ko muna na alam kong gagamitin talaga is the intermediate pad paper. I'm going to put the prices of these school supplies that I will mention in the description box down below. Yung talaga yung sure na price noon as of now ng mga school supplies na pinamili ko. Kung hindi man tama yung i-mention kong prices ng mga to, in this video, and nasa description box down below yung mga prices nila. So, I think this pad paper is 25 pesos to 30 pesos, ganon. Ayan, intermediate pad siya, bes. Ayan, bes. Mga quiz, pati mga essay. Next pad paper is 1/2 lengthwise. Ayan. Ayan siya, bes. 1/2 lengthwise. So, ito na, nandito na yung price, bes. 22.50 pesos. Ayan siya, bes. Ayan. 22.50 peso siya. And 2 pieces na siya, bes. Hindi isa lang. Ayan. Magkabilaan sila. Next one ay 1/2 crosswise pad paper. Ayan. 2 pieces na rin sila, bes. Wow, bes. So, 2 piraso na rin sila. It cost 24.25 pesos and okay na rin yon kasi 2 na silang 1/2 crosswise pad paper. And also, we have 1/4 pad paper. Mga short quiz, eh, dito natin na ano, sinasagutan. Ayan. So, we're done sa mga pad papers. And next is mga nasa pencil case or yung mga ball pens na kailangan natin. Ayan, nilagay ko muna siya sa pencil case ko. And yung iba dito is na-mention ko na sa What's in My School Bag 2018. Ayan. Kung hindi nyo pa napapanood, I'm going to link down below kung gusto nyo mapanood. And yon. So first, bumili ako ng bagong Stabilo. Ayan siya. Ayan ang ating Stabilo. So, ang kulay nito is peachy orange. So, ang kulay nito is peachy orange siya. Kasi nung grade 7 is nag-yellow ako. Grade 8, pastel green. And then, yung grade 9 is ito na. Peachy orange. Ayun. Parang nag-orange na nag-pink ng konti. So, next is itong pencil and eraser. Ayan. Pang sketch base. Mga do-drawing sa school. Ayan. Ihandaan ng mga lapis at eraser. So, next ay wait.
Ito muna palang binigay ni Hanay. Okay, hindi tayo kuha-focus. Ayan. Ito palang muna binigay ni Hanay nung birthday ko. And, oh nga pala, wait. I-share ko lang. I-share ko lang. Nung ginagamit ko niya, di ba, nung sa nakaraan kong video, sabi ko, gusto ko ng Gorilla tripod kasi, di ba, yung mababa yung ganun-ganun. Eh, naparinig ata ng pinsan ko or napanood niya yung video and guess what? Ayan na siya. Ayan na, yung inaanuhan na ng camera ko is Gorilla tripod. Yeah. Thank you very, very much. So, ito naman. Mga ball pen, itong Pilot G Tech 0.4 and itong Dong A 0.5. So, ito siya. Ayan po ang ating mga ball pen na bigay ni Hanay. Thank you very much. Ayun, meron na akong G Tech. Alam niyo naman, napaka-sensitive ng ball pen na to na pagpatak lang is putol-putol na. So, ilalagay ko na lang sa description box down below yung price nitong dalawa sa National Bookstore or dito na lang. Ayan. So, yun. Wala kasing nakalagay na price. Kasi binigay sa akin na walang price. Siyempre, di ba? Alang may price pa bibigay mo sa nag-birthday. Ayun. So, next naman ay this one's mga pens na to ay natira pa nung grade 8. So, eto, mga to, binili ko siya sa National Bookstore. I mentioned this school supplies already sa What's in My School Bag din. Kasi ginamit ko rin siya last grade 8, last year. This paubos ng metallic gold. Metallic gold. So, this Unipin. Ayan siya, guys. Ayan. Unipin siya. Then, itong calligraphy pen. And next is itong marker. 'Di ba may section pang nakalagay, ayan. And I don't know this one kung available siya sa National Bookstore kasi binigay lang to sa akin last year ng tita ko, which is this paint marker. Ayan. Paint marker siya, best, tingnan mo oh. Tumutunog siya, tumutunog. Like yung ganun pa siya. Diba? Oh. Ayun, so ayun na yung mga pang-ball pen. Ay. Also, I have blue ball pen which is Panda. Ayan. Panda siya, best, na 3-in-1 pack siya which is 15 pesos lang, like very affordable, 5 pesos each ng ball pen. It contains blue ball pen, red ball pen, also black ball pen na napakatinta naman. Ayun, Panda. So, next is, bumili ako ng dalawang tape. Dalawang tape. Ito is pampabalad sa mga libro and notebook. Ito naman yung kasya sa aking pencil case. So, oh yeah. So, ang price nitong malaking tape is 10 pesos. Ayan. 10 pesos siya, and ito namang maliit na tape na panlagay sa pencil case ko ay it costs 8 pesos. Ayan. Diba? Nasa pupit pa. So, next ay itong ating pangkapit. Isa pang pangkapit. Kasi bumili nito ako dati last year. Ngayon kasi nakalagay extra strength. Meron din ako nakita nito last year. Extra strength. Pero, pag ginlong mo siyang ganun, di ba, hindi mo na kailangan ganunin. Katulad nung sabasa na glue na nasa ganun. Di ba, alam mo na yun. Tapos, yung ginamit ko dito doon, like, pagkakapit mo, naalis pa rin. Like, hindi sobrang stick na stick. Ganun. Eto, nakalagay niya yun. Tatry natin to ngayon kasi nakalagay extra strength. Ayan. Extra strength na Elmer's glue stick. Ayan. So, it costs 69.75 pesos. Ayan. Tingnan natin kung kapit na kapit at glue talaga to. Ayan. Kasi parang mas makapit pa yung liquid na glue. Gaganon mo lang. Natsagaan mo lang pag ganyan. So, next is correction tape. Pag may mali sa ball pen, ayan. Subok na to.
joke. Ayan, Orion's correction tape. Ayan, 39.75 pesos. Ayan. And dito naman tayo sa mga coloring pencils and achuchu. Ito. Wait. So, first, ito muna. Natira ko din to last grade 8 kasal dun sa mga ito. Ayan, that I mentioned earlier. Ayan, mga yan. Kasama nila to. Magkasama sila. Na hindi pa rin nauubos. Napaka-strong. Joke. Ayan. First is itong twistables na nabili ko. Ayan. Titwist mo lang sila. I will put the price here. Ayan. Dude. And ito yung natira pa rin kuli na nangangalhati na. Ayan. But I bought another kulin kasi alam ko na gamit ang kulin sa isa. Kung lalo na pang color page. Activity, project, borders. Ayan. Ayan, kulin. I think this is 92 pesos or more than. Ayan. Kasi may dalawa kasing style ng kulin doon. Parang 62 pesos ata yung isa and then this is 92 pesos. Kaya, yon. So, next naman natin ay ito. Tan-tan-anan! Tan-tan-anan! Ayan! So, ito. Ito. Okay, kwento ko muna. Okay, story time. Habang kasi nasa National Bookstore kami ng pinsan ko, may nakita siyang, unang-una, may nakita siyang mga parang mini notebooks na parang journal din na pwede magpagsulatan ng mga extra notes, mga limbawa, due date ng pasana project, mga assignments na iba, ganon. And, bibili na sana ako, and yun ay worth 30 pesos. Tapos, sabi niya, mag-uuli pa raw siya sa buong National Bookstore. De yun, nag-uli, ayun. Tapos, maya-maya, tawag-tawag niya ako, and then sabi, hoy, demo, mura ng planner, mura, ganon. Tapos, nakita ko to, ayan. Ang ganda. So, nakalagay is 2019 pocket planner. And, dati, it cost 119 pesos. Ayan, ito o, 119 pesos. And then, nagmura. It cost 25 pesos na lang. Ayan ang patunay. Ayan. Like, sabi ko sa sarili ko, ang mga planner, 100 pesos. And above. And then, nag-sale siya ng 25 pesos lang. And, di ko lang alam kung lahat ng branch ng National Bookstore ay meron silang ganito, pero dyan sa SM Hypermarket. Dyan. Alam niyo, dyan. Ano? Okay? Tingnan natin yung loob. Para papakita ko sa inyo. And, oo nga pala. Dalawa silang planner na magkaibang size kasi ito is 2019 pocket planner, like kada month meron siyang mga ganun-ganun. Basta mamaya papakita ko. Yung mas malaki pa sa kanya is parang weekly planner na parang may time ganun. Pero mas gusto ko to. Ayan na. Wow. Like ang bahong. Alam niyo yung texture, sobrang lambot. Tingnan niyo ha. Okay, mag-ASMR tayo. Joke lang. Ang lambot. Like, hindi yung kasing tigas nung back cover. Yung back cover ng mga papel. Like, alam niyo yung texture, sobrang lambot. Yung parang sa una na basta, lambot. And, ito, papakita ko sa inyo yung loob ng planner. So, ayan. As you can see, tran! Ayan. The next page is, ayan, yung personal information mo. Ganyan. And then next one ay, ayan na, mga date and mga events sa 2019. Ayan. The next one ay, wow. Para siya dito may map. Ayan. Best. And this one, daming paano ah. And then, ito na nga. Yung
extra notes, yung mga gusto mo pang ilagay, bukod sa ilalagay mo dito. Hoy, may bookmark din siya, bes. Ganda ng bookmark. Ayan, kulay brown. Para alam mo kung nasaan ka na. Yeah. Very affordable, lalo na sa mga estudyante, like, pack na pack. Para din siyang journal. Kasi na mga nagsasabi, pag daw incoming grade 9 and 10, mahirap na daw, like, sobrang daming gawain, halir, gano'n, puyat na puyat daw, gano'n. Kaya, sabi nila, nire-recommend daw nila na kung gusto niyo pang i-level up yung extra notebook, pwedeng mga bullet journal or like this planner. Hoy, bumili na kayo, 25 pesos lang. Pero hindi ko po alam kung sa lahat ng National Bookstore is available to. And yun, sana nga, mas marami pang mag-sale para sulit yung budget na i-save natin. And I think that's all. So that's it guys for the haul, the school supplies haul, back to school haul 2019. Nagaling sa National Bookstore. And I hope you enjoy this video. And if you did, please give this video a big thumbs up down below. And also don't forget to subscribe for more videos here in my YouTube channel. And click that notification bell down below para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload ako ng panibagong video dito sa YouTube. Sana nakatulong ako sa inyo or nabigyan ko kayo ng mga idea about this school supplies na pamili ko. I just want to share, ganun. And follow me on my social medias. Link down below. Kung gusto nyo follow ako, feel free to follow and comment down below your video suggestions and kung ano-ano pa, ganun. So, yun lang po for this video. Just stay positive and spread the good vibes. And malapit na po ang pasukan, kaya maghandaan na kayo. Mga gagamitin yung bag, mga school supplies, and magpabalat na rin kayo. And mahirap mag-cram, lalo na kanibukasan na yung pasukan din, saka ka lang maghanda ng mga gamit mo and mga bag. Pagpupunta ka ng school, gaganon mo lang, and then ready to go na. Ayun. So, yun lang po for this video. I'll see you guys on my next video. Bye-bye! Banas pa rin sa Pilipinas. Bye-bye.